Mahigpit ng binabantayan ngayon ng mga otoridad ang mga bumabiyahing pampasaherong barko patungo sa Talim Island. Ito'y kasunod ng nangyaring trahedya noong Hulyo. May ulat si Ryan Lesigas. July 27 ngayong taon nang mabalot ng takot ang mga taga-Talim Island sa paglubog ng pampasaherong bangka matapos hagupitin ng malaipu-ipong hangin na may kasamang ulan. Ang isla na puno ng hinagpis. Sunod-sunod na na-recover ng mga otoridad ang 11 mga pasahero. 27 ang namatay. 47 ang nakaligtas. Mahigit isang buwan matapos ang insidente, muli na namang naramdaman sa isla ang masungit na lagay ng panahon. Binalikan ko ang Binangonan Port. Kapansin-pansin ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad. Mula sa pagsusulat sa manifesto hanggang sa pagsusuot ng life vest. May mga nakabantay ring mga tauhan ng Philippine Coast Guard at PNP upang matiyak na walang overloading. Nagdagdag po kami ng mga tao na nakadeploy doon for public assistance also and para po sa safety inspection nila bago po umalis yung mga motor bangka. At the same time po, iniwalay na po natin yung mga large-scale cargo. Pati po yung pag-aalaw sa kanila ng limited hand carry baggage. Pero ang takot na dala ng trahedya sa mga taga-Talim Island, tila nakaukit na. Ang 68 taong gulang na si Leia sa isla na ipinanganak at tumanda. Sanay na sa halos araw-araw na biyahe. Pero matapos ang insidente nitong Hulyo, tinatablan na aniya siya ng takot sa tuwing sumasampa sa bangka. Kahit maalala mo lang, ako, nagkakagulo sa loob, nalulunod na sila. Maalala mo lang yung sitwasyon na gano'n, takot ka na, hindi ka natatawid, lalo pa gayaan. Makulimlim mga panahon at kung minsan ay bumubuhos ang malakas na ulan dito sa Binangonan, pero tuloy pa rin ang biyahe ng mga bangkang ito patungo sa Talim Island. Sabi ng mga bangkero dito, sinususpindi lamang ang biyahe ng mga bangkang ito sa oras na may bagyo at itaas na sa storm warning signal number 1 ang lugar. Para naman maiwasan ang disgrasya katulad ng nangyari noong July, hiwalay na ngayon ang pagsakay ng mga tao at ng mga cargo. Bukod sa bagyo, isa pa sa ikinatatakot ng mga residente ang biglang pagtama ng tinatawag nilang unos na siya ring nagpataob sa MB Princess Aya. Ayun po nga, nabugso ng hangin. Bigla na lang siyang magdidilim. Yung parang uulan, madilim siya. Tapos pagdating ng ulan, ay bugso ng hangin. Parang isang hampas lang. Hindi, malami din, matagal din. Kung halimbawa, malakas siya. Ano din, mga 10 minuto, 15 minuto, kahit may nalangin takbo, tatagilid yung bangka. Ang ilang bangkero, aminadong dala pa ang takot ng trahedya. Siyempre po, lahat po tayo, mangangamba rin kayo sa ganung sitwasyon kasi hindi naman natin akalain ganun naman yung nangyayari nun. Ano na lang ginagawa mong pag-iingat para maiwasan yung ganun? Siyempre po, sa pasahero safety dapat lahat. Life jacket, nasa upuan, walang tao sa tagiliran, ganyan. Magsasagawa din ng seminar ang PCG para sa mga bangkero mula September 4 hanggang 8. Dito po, tuturuan natin sila kung ano po yung mga dapat nilang gawin pagka nagkaroon po ng mga ganyang klaseng emergency. And kami po ang personal na mag-evaluate po sa kanila para makita po namin yung kakayahan nila kung mangyari po ulit yung mga parehong insidente. Ryan Lesigas, para sa Bayan.